Unang markahan, Module 2, ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabehas ng asyano. Kamakailan lang ating pinag-aralan ang iba't ibang uri ng anyong lupa sa Asya. Sa bahaging ito ng ating talakayan, atin naman pag-aaralan ang iba't ibang uri ng anyong tubig sa Asya. May malaking bahaging ginampanan ang mga anyong tubig sa mga nakatira sa Asya. Kaya naman ating tunghayan ang mga halimbawa nito. Ang pinakaunang uri ng anyong tubig na ating tatalakayin ay ang karagatan. Ang karagatan ay ang pinakamalaking bahagi ng tubig. Ang Arctic Ocean o karagatang Arctico ay ang pinakamaliit sa lahat ng karagatang makikita sa mundo na may sukat na 6.1 million square miles. Ito rin ay ang pinakamababaw sa lahat ng karagatan sa limang mayroon ang daigdig. Dahil sa lokasyon nitong nasa pinakataas na bahagi ng daigdig, ang tubig sa Arctic Ocean ay nababalot ng yelo sa buong taon. Gayunman, may mga lumalabas na pag-aaral na unti-unti na raw na nababawasan ang yelo dahil sa umiinit na temperatura ng mundo. Ang Southern Ocean o Katimugang Karagatan naman ay kinikilala rin sa tawag na Dakilang Katimugang Karagatan. Kinikilala rin ito bilang Karagatang Antarctico at Timog Polar ng Karagatan. Makikita ito sa pinakatimugang bahagi ng mga karagatan sa mundo, kaya naman Southern Ocean ang itinawag dito. Ang Indian Ocean o karagatang Indiano ay ang ikatlong pinakamalaking karagatang makikita sa mundo. Nasa 20% ng dagat na ito ay ang katubigan ng mundo. Di umano, nasa halos 10,000 kilometro at 6,200 milya ang lawak ng Indian Ocean at makikita ito sa katimugang bahagi ng Africa at Australia. Tinawag itong Indian Ocean simula noong 1515. Sa paligid ng Indian Ocean ay makikita ang mga bansang Iran o Iran, Pakistan, India at Bangladesh. Ang Atlantic Ocean naman ay isang karagatan o anyong tubig na may tubig alat na may laking kasing lawak ng 1/5 o 1/5 ng kabuuang kalupaan ng daigdig. Ito ay naghahati sa kontinente ng Europe at Africa at sa silangan ng North at South America. Ang pangalan ng karagatang ito ay mula sa isa sa mga diyos ng Greek mythology na si Atlas. Ito ay ang pangalawang pinakamalaking karagatan sa mundo, sunod sa Pacific Ocean. Kilala rin ang karagatang ito na mayroong hugis na S. Ang pinakamalaking karagatan naman sa buong daigdig ay ang karagatang Pasipiko o Pacific Ocean. Halos lahat ng kalupaan sa daigdig ay masasakop ng karagatang ito. Ito ay makikita sa pagitan ng Asia at Australia. Makikita rin ito sa kanluran ng Amerika. Ito ay may sukat na 165,250,000 kilometro kwadrado. Ito ay nasa 46% ng kabuuang katubigan sa buong mundo. Sinasabing ito ay may lalim na 4,000 metro. Di umano'y tinawag itong Pacific Ocean dahil sa ginawang ekspedisyon na manalakbay na si Ferdinand Magellan dahil may maayos na daloy daw ng hangin dito na sa salitang Espanyol na Mar Pacifico o Peaceful Sea. Ang susunod na uri ng anyong tubig na ating tatalakayin ay ang dagat. Ang dagat ay mas maliit at nakadugtong sa karagatan na may bahagi na nakadikit sa lupa. Sa silangan ng Asya ay matatagpuan ang mga dagat na East China Sea, Japan Sea,
Bering Sea at ang West Philippine Sea. The exclusive economic zone is ours. It's very difficult to say that there is exclusivity when it's underwater. That area is claimed by both because you have two conflicting claims of ownership. Sa totoo lang, nakaka-nosebleed na itong mga debate tungkol sa West Philippine Sea. Kaya himayin natin yung punot dulo ng issue. Una, West Philippine Sea ang tawag sa bahagi ng South China Sea na pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. 200 nautical miles ang lawak ng EEZ. Ibig sabihin, di natin inaangkin yung buong karagatan. Di tulad ng China na ginigiit na sa kanila ang 80 hanggang 90% ng buong karagatan. Wala tayong sovereignty o ganap na kapangyarihan sa ating EEZ, hindi tulad nung sa usual nating teritoryo. Pero may karapatan tayo sa lahat na makukuha natin dito tulad ng mga isda at iba pang mga yamang dagat. Yan ang tinatawag na sovereign rights. At sa atin lang ito, ah, kaya nga exclusive. Technically, pwede naman mag-share, pero yun ay kung sobra-sobrang yamang dagat para sa bansang nagmamay-ari nito. Sa kaso ng Pilipinas, hindi ito sobra at maliwanag na bawal ito sa konstitusyon. Bukod dito, bakit may pamimigay isda sa kapitbahay mong di hamak na mas mayaman sa'yo? E paano kung sarili mo naman pamilya yung magutom pagdating ng araw? Parang ganito lang yan. Imagine mo itong kapitbahay mo na to na inaangkin pati yung sarili mong bakuran. Ikaw na maalam mong sa'yo yun pero hindi ka makaporma kasi baka naman suguring ka at magkabakbakan. Yun yung paulit-ulit na sinasabi sa'yo ng tatay mo. Ito ang sitwasyon ng Pilipinas kontra China. Kasama na rin yung Vietnam, Malaysia, Taiwan, pati Brunei na kapwa umaangkin ng ilang bahagi ng South China Sea. Iba nga lang itong trip ng China kasi isipin mo, pati yung mga lugar tulad ng Rektubak na dihamak na malayo sa kanila at pasok sa EEZ ng Pilipinas, sa kanila rin daw. Pero may ginawa ba tayo dito? Meron. Noong 2013, dinamanda natin ang China sa Permanent Court of Arbitration sa the Netherlands. Ito yung korting na mamagitan sa mga usaping pandagat. Lumabas ang hatulong 2016 base na rin sa nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. The rights and obligations of the parties under UNCLOS are now clarified. Ito yung kasunduan sa pagitan ng mga bansa tungkol sa mga karapatan nila sa karagatan at resources dito. Pirmado ito ng Pilipinas at ng China. Sabi sa desisyon, maliwanag na walang legal na basihan ng 9-dash line ng China. Ito yung linyang ginuhit nila sa mapa base sa historic rights para angkinin ang malaking bahagi ng karagatan. Di kinikilala ng China ang arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Ang masama pa ngayon, mismong gobyerno natin di sinusulong ang panalong ito. Tayo magpatuloy sa susunod pang mga uri ng anyong tubig. Ang ilog naman ay isang uri ng katubigang karaniwang nagmumula sa kabundukan at umaagos patungo sa ibang ilog, lawa o dagat. Sa larawang ito, makikita ninyo ang mga ilog ng Tigris at Euphrates. Sa lambak ilog ng Indus at Ganges ay umusbong ang kabias ng Indus. Ito ay makikita sa Timog Asya. Dahil sa salat sa mga punong kahoy at metal, pagsasaka ang kinabubuhay ng mga tao dito noong araw. Natuturin silang makipagkalakalan sa mga karatig na lungsod. Ang ilog Wanghoe naman ay ang naging tagpuan ng kabias ng Xiang na tinatawag ding Yellow River. Ang mga ilog na ito sa Asia ay nagsilbing lundayan ng mga sinaunang kabiasnan noong unang panahon.
ang golpo. Ang golpo ay malawak na anyong tubig na karugtong ng dagat. Ang kabuuan ng golpo ay halos napapaligiran ng kalupaan. Ang mga golpo ng Oman, golpo ng Thailand, at golpo ng Persia ay ilan lamang sa mga golpo na matatagpuan sa Asia. Sa Asia, tanyag ang golpo ng Persia dahil sa langis na nakukuha rito. Para sa inyong kaalaman, ang Iran o Iran ay tinatawag ring Persia. Ang Iran ay isang gitnang silangang bansa na matatagpuan sa kanlurang Asia. Bagaman kilala na ito ng mga katutubo bilang Iran, simula noong panahon ng dinastiyang Achaemenida, tinutukoy ng kanluraning daigdig ang bansang ito bilang Persia hanggang noong 1935. Noong 1959, ipinahayag ni Muhammad Reza Shah Pahlavi na maaaring gamitin ang parehong kataga. Tayo'y nataralin ang susunod na halimbawa ng anyong tubig. Ano naman ang lawa? Ang lawa ay isang anyong tubig na pinalilibutan ng lupain. Mayroong apat na katangi-tanging lawa ang matatagpuan sa Asia. Una riyan ay ang Caspian Sea na siyang pinakamalaking lawa sa mundo. Para sa inyong kaalaman, ang Caspian Sea ay kasing lawak ng dagat kaya ito'y tinawag na sea kahit na ito ay isang lawa. Gayon din ang iba pang mga lawa na mayroong sea sa kanilang pangalan. Ang Lake Baikal ay ang tinaguriang The Pearl of Siberia. Ito ay ang pinakamalalim na lawa sa daigdig. Ito rin ay ang pinakamatandang lawa sa kasaysayan ng heolohiya. Ang Dead Sea ay hangganan sa pagitan ng mga bansang Israel at Jordan na may sukat na 1,049 na kilometro kwadrado, na siya ring pangalawa sa pinakamaalat na anyong tubig sa buong daigdig. Tinawag itong Dead Sea dahil walang kahit na anong klaseng hayop at halaman na naninirahan dito dahil sa sobrang alat ng tubig. Mayroon akong katanungan. Tama ba na uminom ng tubig alat na mula sa dagat upang mapawi ang iyong uhaw? Tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, ikaw ay tama. Ang pag-inom ng maalat na tubig ay magdudulot pa ng labis na pagkauhaw sa isang individual sapagkat kailangan niyang ilabas ang sobrang asin sa kanyang katawan sa kanyang pag-ihi upang manatiling maayos ang kanyang kalusugan. Ayon sa Laguna Water, a Manila Water Philippine Ventures Company, ang mundo ay binubuo ng 70% ng tubig. Pero lingit sa ating kaalaman, 1% lamang nito ang easily accessible para magamit ng tao. 97% kasi ng tubig sa mundo ay tubig alat at ang 2% naman ay fresh water na mula sa mga namuong yelo. 1% lang ng tubig sa buong mundo ang easily accessible para magamit ng tao. Dahil sa impormasyong ito, mahalaga na gamitin ng tama at maayos ang ating mga tubig. Pahalaga ng tubig na mayroon tayo ngayon. Hindi lang ito para sa atin kundi para sa mga susunod pang henerasyon. O mga bata, panatiliin ninyong malinis ang inyong mga sarili. Lagi kayong maligo at maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig upang maiwasan ang pagkalat ng virus gaya ng COVID-19 sa inyong katawan. Can't take self-isolation anymore. I need some fresh air and to be free. Come back now. Ariel, listen to me.
The outside world is a mess. Life in isolation is more fun than you think. The outdoors may look much greener, but right now it is not safe. You dream about going out there, but that is a big mistake. Just look at the world around us, people coughing everywhere. You don't want to catch this virus, so you got to stay right here. In quarantine from COVID-19. It's way more cleaner, just can't come near, take it from me. Out on the streets you cannot play, cause you must stay to meet the way. Self-isolation helps save the nation in quarantine. We don't have to put on lipstick, cause we're not allowed to kiss. Just stay in and binge on Netflix, or you'll end up like this fish. Or Freddy went outside today, he thought that he could break the law. But now he do not feel okay, I should have just stayed indoors. Oh, in quarantine, keep your hands clean. You can wear no clothes, you won't feel exposed. Enjoy and be free. Enjoy and be free. Tidy your bedroom, not too good. If you get bored, then read a book. Skype for your buddies, do online studies in quarantine. Stock up toilet paper, you'll need that for later, but don't take from me. Wash those hands daily, sanitize freely, keep social distance to save our existence. Life in isolation can help save the nation from COVID-19. Bawal lumabas. Ang RLC ay ang ganan ng mga bansang Uzbekistan at Kazakhstan na may sukat na 64,750 km². Ito ay ang pinakamalaking lawas sa Asya. Gaya ng iba pang anyong tubig sa Asya, ang mga lawang ito ay nakapagdulot din ng paghubog sa uri ng pamumuhay ng mga naninirahan doon. Anong mapapansin ninyo sa larawang ito ng RLC? Ito pa. Kung mapapansin ninyo, halos matuyo na ang tubig sa lawang ito. Ito ba ay suliraning pangkapaligiran na idinulot ng pabago-bagong klima ng ating mundo? O pagkasira na dulot ng pangabuso ng mga tao sa mga likas na yaman ng ating planeta? Atin niyang tatalakayin sa susunod pa nating mga aralin tungkol sa kontinente ng Asya. Ito naman ay bahagi ng RLC na nagmistulang tampulan ng mga turista dahil sa mga lumubog na sasakyang pantubig na lumitaw noong nawala ang tubig sa bahaging ito ng lawa. Ano-ano naman kaya ang mga biyayang hatid ng mga anyong lupa at anyong tubig sa araw-araw nating pamumuhay? Umpisa natin yan sa pagtalakay sa mga biyayang hatid ng anyong lupa. Ang unang biyayang hatid ng anyong lupa ay ang panirahan ng tao. Bakit nga ba kailangan natin magkaroon ng tirahan? Kailangan natin ng matitirahan upang tayo ay hindi mabilad ng husto sa araw o mabasa sa malakas na ulan na maaaring magdulot ng panghina ng ating katawan dahil sa mga sakit na maaari nating matanggap sa labas ng ating tirahan. Ang ating tirahan ay ang ating paingahan at proteksyon laban sa mga mababangis na hayop sa ating kapaligiran. Nagkakaroon tayo ng likas na tanggulan o depensa sa ating lugar ng dahil sa mga anyong lupa. Ang halimbawa nito ay ang Great Wall of China na matatagpuan sa bulubundukin ng China. Noong panahon ng dinestiyang Qin o Qin, iniutos ni Shi Huangdi na ipatayo ang Great Wall of China bilang depensa sa mga kalaban.
Pangatlo ay ang proteksyon o harang sa malakas na bagyo at sigwa. Nang dahil sa mga malakas na bagyo na dumadaan sa ating bansa, may mga bahagi ng ating lupain ang binabaha. Upang tayo ay hindi matangay ng tubig o malunod sa mataas na antas ng tubig na dulot ng malakas na ulan, kailangan natin pumunta sa mga matataas na lupain upang magpatuloy ang ating pamumuhay. Halimbawa nito ay ang pag-apaw ng Ilog Wangho o Yellow River na tinugurian ding China Sorrow dahil sa pagkamatay ng maraming tao at pagkasira ng mga ari-arian dulot ng pag-apaw ng tubig nito. Noong 1887, nagbuwis ng buhay ang halos 1 milyong katao dahil sa malubhang baha. Kahit noong panahon pa ng mga sinaunang kabiyas ng sa China, maraming tao na ang nalunod sa pag-apaw ng tubig ng ilog na ito. Sa susunod nating talakayan, ating pag-uusapan ang iba't ibang dinistiya o imperyo o kabiyas ng umusbong noong unang panahon. May iba't ibang uri rin ng yamang mineral ang matatagpuan sa iba't ibang bahagi o lupain ng Asya. May mga bungang kahoy, herbal na gamot at hilaw na materyales din tayong makukuha sa iba't ibang parte o rehiyon ng Asya. Ang mga lupain sa mundo ay panirahan din ng mga hayop, lalo na ng wildlife. Pananim. Nang dahil sa mga magandang lupain sa ating mundo, tayo nakakapagparami at nakakapagtanim din ng mga gulay, palay, punong mapapagkuhanan ng masusustansyang prutas at iba pang halaman na maaari nating kainin para tayo ay mabuhay. Ang mga lupain din ay maaari nating pagpastulan ng mga hayop. Ang halimbawa nito ay ang pagpapastol, pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop tulad ng baka at tupa. Nang dahil sa mga ito, nagkakaroon tayo ng mapapagkuhanan ng lana, karne at gatas. Dumako naman tayo sa mga biyayang hatid ng anyong tubig. Una riyan ay ang likas na depensa na dulot ng anyong tubig. Noong unang panahon, laganap ang pananakop ng ibang lahi sa mga karating na bansa. Nagkaroon din ng mga ekspedisyon na nagpalaganap ng kolonyalismo sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lahat ng ekspedisyon ay naging madali sapagkat may mga panahon na bumabagyo at malakas ang alon sa mga karagatan. Nang dahil sa kondisyon ng tubig sa karagatan, ang ilang pananakop sa mga bansa ay hindi naging madali para sa mga dayuhan. Nang dahil sa mga anyong tubig sa Asya, nagkaroon ng rutang pangkalakalan at paggalugad ang mga tao noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Nang dahil rito, napalawak ang mga pamilihan kung kaya mas maraming produkto ang mapapagpilian ng iba't ibang tao sa mundo. Gayunpaman ay nagkaroon ito ng mga negatibong epekto sa ating pamumuhay. Nagdudulot ito ng pagkawala ng sariling pagkakakilanlan bunga ng pagpasok ng dayuhang kultura sa lipunan. Hindi nalinang ang pagkamalikhain ng mga tao dahil sa pagiging palaasa nila sa mga produktong gawa sa ibang bansa. Ang tubig ay maaari nating inumin at gamitin sa pang-araw-araw na gawain. Kung walang tubig, hindi tayo makakaligo upang linisin ang ating katawan. Hindi rin natin malilinis ang mga bagay na nadudumihan. Kung walang tubig, walang pandilig sa mga halaman ng iyong mga plantita. Kung walang tubig, walang Buba milk tea na maaaring pangnegosyo, walang Sprite, walang Coke, walang juice at iba pang inumin na may halong tubig. Water is life.
May mga yamang dagat at yamang mineral din na biyayang hatid sa atin ng anyong tubig. Panglima ang irigasyon. Ang irigasyon ang artipisyal na paglalapat ng tubig sa isang lupain o lupa. Ito ay ginagamit upang tulungan ang paglago ng mga pananim, pagpapanatili ng landscape, at muling vegetasyon ng mga magulong lupa sa mga tuyong lugar na may hindi sapat na pagbagsak ng ulan. Ito ay ginagamit rin sa pagprotekta sa mga halaman laban sa frost, pagsupil ng paglago ng weeds sa mga lupain ng pananim, at pagtulong sa pagpigil ng konsolidasyon ng lupa. Pang-anim ay ang pagkain at mga palamuti na biyayang hatid ng anyong tubig. Sinong mahilig sa seafoods dyan? It's the first test, now that's the start. Get the gears in motion, gotta memorize every continent and ocean. It's Mr. M to build your confidence, gonna learn all the seven continents. Now, North and South America, Europe, Asia, and Africa, Australia, Antarctica, the continents. North and South America, Europe, Asia, and Africa, Australia, Antarctica, the continents. When I look at my map, okay, this is what I see. All right, a lot of blank space. Waiting on me. I don't feel in what I can, and I'm pretty sure I know it. Know it, know it, know it. The continents and oceans. The continent and oceans. Alright, back to the start. If you thought that's the end, here's another part. But first, it's about you. If you study, the grade will probably be good. What? Have no fear, Mr. M is a lyrical engineer. I'm gonna tell you from the start, don't be nervous, get ready, cause we're gonna learn of five oceans. Atlantic, Pacific, Indian, Arctic, don't forget the Southern Ocean. Atlantic, Pacific, Indian, Arctic, don't forget the Southern Ocean. When I look at my map, this is what I see. Okay, a lot of blank space, yeah, waiting on me. I got a feeling what I can, and I'm pretty sure I know it. Know it, know it, know it. The continents and oceans. Yeah, woo, The continents and oceans. Alright, ready? North and South America, Europe, Asia, and Africa, Australia, Antarctica, the continents. North and South America, Europe, Asia, and Africa, Australia, Antarctica, the continents. Pacific, Atlantic, Indian, Arctic, and don't forget the Southern Ocean. Pacific, Atlantic, Indian, Arctic, and don't forget the Southern Ocean. The continents and oceans.
Ang vegetation o uri o dami ng mga halaman sa isang lugar tulad ng pagkakaroon ng kagubatan o damuhan ay epekto ng mga klima nito. Ang karaniwang panahon o average weather na nararanasan ng isang lugar sa loob ng mahabang panahon ay tinatawag na klima. Kinapapalooban nito ng mga elemento tulad ng temperatura, ulan at hangin. Maraming salik ang nakakaapekto sa klima ng isang lugar. Ilan dito ay ang lokasyon, topografiya, uri o dami ng mga halaman, at distansya sa mga anyong tubig. Dahil sa lawak ng Asya, matatagpuan dito ang lahat ng uri ng klima at panahon. Sa ating virtual na ekspedisyon, pagmasdan ng ganda ng vegetation at damhi ng iba't ibang uri ng klima ng mga bansa sa kontinenteng Asya. Vegetation ng Asya. Tipikal sa hilagang Asya ang pagkakaroon ng malawak na damuhan o grasslands. Nahati ito sa tatlong uri, ang steppe, prairie at savanna. Ang steppe ay uri ng damuhang may ugat na mababaw. Maliit lamang ang damuhan sa lupain ito dahil tumatanggap lamang ito ng 10 hanggang 13 pulgada ng ulan. Sa hilagang bahagi ng mga steppe ng Russia at Manchuria at maging sa Mongolia matatagpuan ang prairie. Ito ay ang lupaing may damuhang mataas na malalim ang ugat. Ang savanna naman ay matatagpuan sa timog silangang Asia, particular ito sa Myanmar at Thailand. Ang lupaing ito ay pinagsamang damuhan at kagubatan. Ang boreal forest o taiga o rocky mountainous terrain ay matatagpuan sa hilagang Asya, particular sa Siberia. Coniferous o hugis carayum o kaliskis ang mga dahon ng mga puno sa kagubatang ito. Bunsod ito ng malamig na klima dahil sa presipitasyon na maaaring nasa anyong yelo o ulan. Sa bahagi ng Russia at sa Siberia matatagpuan ang tundra o treeless mountain tract. Kakaunti ang mga halamang tumatakip at halos walang puno sa lupaing ito dahil sa malamig na klima. Ang lupaing malapit sa baybayin ng Arctic Ocean ang saklaw ng behitasyong ito. Sa timog silangang Asya at sa mga bansang nasa torrid zone ang biniyayaan ng tropical rainforest dahil sa mainam na klima nito na halos may pantay na panahon ng tag-ulan at tag-araw. Mga uri ng klima sa Asya. Klima sa hilagang Asya. Tag-init na tuyo at taglamig na tuyo ang klimang Central Continental. Mahaba ang taglamig na karaniwang tumatagal ng 6 na buwan. Maiksi lamang ang tag-init dito. May ilang lugar na nagtataglay ng matabang lupa. Gayunpaman, malaking bahagi ng rehiyon ay hindi kayang panirhan ng tao dahil sa sobrang lamig. Nakararanas ng manakanakang pag-ulan ng niyebe ang mga tao sa hilagang Asya. Klima sa kanlurang Asya o Middle East. Hindi palagian ang klima dito. Maaaring magkaroon ng labis o di kaya katamtamang init o lamig ang lugar na ito. Bihira at halos hindi nakararanas ng ulan ang malaking bahagi ng rehiyon. Kung umulan man,
Ito'y kadalasang bumabagsak lamang sa mga pook na malapit sa dagat. Klima sa Timog Asya. Iba-iba ang klima sa loob ng isang taon. Mahalumikmik kung Hunyo hanggang Setyembre, taglamig kung buwan ng Disyembre hanggang Pebrero, at kung Marso hanggang Mayo, tag-init at tagtuyot naman. Nananatiling malamig dahil sa niyebe o yelo ang Himalayas at ang ibang rehiyon na bahagi nito. Klima sa Silangang Asya. Monsoon climate ang uri ng klima ng rehiyon. Dahil sa lawak ng rehiyong ito, ang mga bansa rito ay nakararanas ng iba't ibang panahon. Mainit na panahon para sa mga bansang nasa mababang latitude, malamig at nababalutan naman ng yelo ang ilang bahagi ng rehiyon. Klima sa Timog Silangang Asya. Halos lahat ng bansa sa rehiyon ay may klimang tropikal. Nakararanas ang mga ito ng apat na uri ng klima: tag-init, tag-araw, taglamig. At tag-ulan. Dito nagtatapos ang ating talakayan sa vegetation at klima ng mga kontinente ng Asya. Hanggang sa susunod nating paglalakbay. Ano ba ang pinagkaiba ng hanging amihan sa hanging habagat? Ako si Yugi Turion, ang inyong weather trainer for this week's weather session. Sa nakaraang episode, nalaman natin kung paano i-estimate kung saan manggagaling ang low pressure area sa pamamagitan ng Weiss-Balot's law. Ngayon naman, tatalakayin natin ang mga seasonal weather disturbances sa Pilipinas tulad ng monsoon winds at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. During Northeast Monsoon o Hanging Amihan, ang high pressure ay nasa China and Siberia, at ang low pressure naman ay nasa South Indian Ocean o Australian Continent. Ang hangin ay manggagaling sa Northeast, kaya Northeast Monsoon ang tawag dito. Dahil cool and dry ang dala nitong hangin, ang associated na rainfall nito ay slight to moderate along the eastern sections. Nangyayari ito mula November to April. During southwest monsoon o hanging habagat, ang high pressure ay nasa South Indian Ocean o Australian Continent, at ang low pressure naman ay nasa China and Siberia. Ang hangin ay manggagaling sa southwest, kaya southwest monsoon ang tawag dito. Dahil warm and moist ang dala nitong hangin, ang associated na rainfall nito ay moderate to heavy or sometimes torrential along the western sections. Nangyayari ito mula June to October. At ano naman ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ? Ang ITCZ ay ang area of cloudiness encircling the Earth near the equator. Dahil nasa region na ito ang maximum heating ng sun, dito nagsasalubong ang hangin. Dahil mahinit ang hangin, mababa ang pressure dito. Ito ay nagdadala ng maulap na kalangitan
na may kasamang malakas na thunderstorms. Ang ITCZ ay active mula May hanggang October. At dyan nagtatapos ang ating weather session for this week. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin ang cold front at thunderstorm. Hanggang sa muli, weatherwiser ka na ba? Welcome to I Believe, Mang Tani. Thank you for being here. Thank you. Saan po kayo? Mabuti. Mabuti naman. Mang Tani, ano po ba ang hanging habagat para sa mga viewers natin? Chris, ang hanging habagat ay isang uri ng air mass o hangin na nakaka-apekto sa ating bansa mula buwan ng Abril hanggang okay. September. Ano po ba naman ang pagkakaiba ng hanging habagat sa hanging amihan? So, kapag umuulan sa Metro Manila, yun yung hanging habagat. At kapag malamig at maginaw at nanunuyo yung ating balat, yun yung hanging amihan. Kapag habagat, yun ay galing ng southwest. Galing dito sa may West Philippine Sea. So, ang binibigyang ulan niyan ay yung nasa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ilocos Region, Central Luzon, Western Visayas. Pero yung kabilang bahagi, dahil natatakpan ng mga bundok, hindi sila inaabot masyado ng ulan. Kapag amihan naman, magpapalit ng pwesto. Yung eastern section naman ang umuulan at yung western section na kung saan naapektuhan ng habagat, sila naman ang walang kasi ulan. Kasi nanggagaling sa east naman. Nanggagaling naman sa northeast. Tama. Pero actually nabanggit nyo na kanina eh, pero paano nagkakaroon ng malakas na ulan? Kung sabi niyo nga, hangin lang ito. Ang amihan kasi o habagat, nanggagaling pa yan dito sa may Australia. Malayo yun, pinanggagaling yan. Tatawid yan ng Indonesia at pagtawid niya sa Equator, saka siya dadaan sa West Philippine Sea at pagdating dito sa atin, may dala-dala na siyang mga ulan. So kaya yung hangin na yon ang nagdadala ng mga thunderstorm. Okay. Ngayon, tuwing mayroong bagyo, no? Parati natin naririnig yung term na average rainfall. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Pagdating ng bawat buwan, mula uno hanggang katapusan ng isang buwan, sinusukat yan. At titingnan natin yung dami ng ulan sa bawat buwan. Ano yung average rainfall sa Metro Manila? Yung Metro Manila sa buwan ng Agosto, mga 500 mm. 500. So yung nangyari itong nakaraang linggo, yung pagbaha, gano'ng kataas ang ulan? Umaabot ng mahigit 1,000 mm. So in 3 days, nagkaroon tayo ng ulan. That's good for 2 months. Kay Undoy naman, marami rin ulan. O kaya lamang, yung pinag-uusapan natin ngayon, 3 araw. Yung kay Undoy, sa loob lang ng 6 na oras, mahigit 500 mm ng ulan ang ibinuhos sa Maynila. Ngayon, bakit naman po hindi pwedeng i-consider na bagyo itong malakas na pag-ulan na dulot ng hanging habagat? Ang bagyo kasi, Chris, dahil sa hanging taglay niyan, hindi dahil sa ulan. Kaya yung habagat ay iba kaysa sa kategorya ng bagyo. Okay. Ngayon, Mang Tani, ano naman po itong color-coded rainfall warning scheme ng PAGASA at paano ito ginagamit? Ang ginawa ngayon ng PAGASA, nagdagdag na lang sila para sa ulan naman. Doon ngayon papasok yung mga kulay na yellow, orange, at red. Yun yung dilaw, ibig sabihin niya, pag napakinggan niya ng mga bata o ng mga tao, maaring bumaha sa inyong lugar. Kaya dapat naka-alerto na kayo. Pag itinaas yan sa orange, ibig sabihin niyan, mas malakas na ulan ang bumabagsak, kaya babahain na yung mga mabababang lugar, dapat dumikas na yung mga tao. At kapag red na, ibig sabihin niyan, nakapula ka na, nakaalis ka na doon sa inyong kinalalagyan kung yung inyong bahay ay binabaha. Posible ba ulit na mangyari itong ganitong monsoon na ganyang kalakas ang pagbuhos ng ulan? Posible. Napakataas ng posibilidad na maulit ito, magkaroon tayo ng malalakas na ulan kahit walang bagyo. At paano naman po ito mapaghahandaan ng maayos o ng tama para maiwasan ng disgrasya? Tulad nga ng lagi nating sinasabi sa I Am Ready, Chris, ha? Ano man ang panahon, kaya may baha o wala, dapat lagi tayong naka-alerto. Mga kahangahangang kaalaman tungkol sa hanging habagat, courtesy of Mang Tani, dito lang sa I Believe! Isa at palaging kinatatakutan ng marami sa iba't ibang panig ng mundo ay ang mga natural na kalamidad
katulad ng lindol at pagputok ng bulkan. Katulad ng nangyari sa ating bansa sa kasalukuyan. Kung tutuusin, konektado talaga ang lindol at pagputok ng bulkan dahil pareho itong aktibidad ng Earth's Mantle o Earth's Crust na bahagi ng tinatawag na lithosphere area ng mundo. At dito rin nakahimlay ang tinatawag na Ring of Fire na mas kilala sa tawag na Pacific Ring of Fire at Circum-Pacific Belt. Dito nagaganap ang halos 70% ng paglindol sa buong mundo at 75% naman ng pagputok ng mga bulkan. Pero sa kabila nito, tahanan ito ng maraming tao sa mundo. Bahagi ito ng ginagalawan ng mga bansang dinadaanan nito at parte ito ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Pacific Ring of Fire ay may habang 40,000 kilometro o 25,000 milya. Ito ay hugis sa patos ng kabayo at ang kahabaan nito ay mula sa ilalim ng South America, dadaan sa kanluran at hilagang Central America, papunta sa Japan, Indonesia at Pilipinas sa Asia, hanggang sa parte ng New Zealand at ilang bahagi ng Antarctica. Nabuo ang Pacific Ring of Fire at ang mga aktibidad nito ay dahil sa paggalaw ng mga tectonic plates. Mga tectonic plates na nakapaikot sa Pasipiko. Minsan dahil sa bigat ng pressure ng isang bahagi ay bumababa ito. Minsan naman ay naglalayo. Sa madaling sabi ay nag-iiba ito ng pwesto o gumagalaw. At ang maliit na paggalaw nito ay malaking epekto sa sangkatauhan. Sa pagdulas ng isang bahagi, nabubuo ang mga fault line o yung mga subduction zone na lumilikha rin ng mga trenches sa katubigan. At ang mga subduction zone ay nagiging posibleng daanan ng mga magma mula sa mas malalim na bahagi ng Earth crust o yung tinatawag na asthenosphere na nagiging dahilan din ng formation ng mga bulkan sa matagal na panahon. At ang mga bulkan ito ay umuusbong sa mga kalupaan at maging sa katubigan. Ang hilera ng bulkan sa bawat kontinente o malaking kalupaan ay tinatawag ng volcanic arc na nakaparallel naman sa mga trenches sa tabi nito. Katulad ng Aleutian Islands sa Alaska na nakaparallel sa Aleutian Trench. Ang Andes Mountain naman sa South America na nakaparallel naman sa Peru-Chile Trench. Ang mga nangyayaring paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng karagatan ay lumilikha ng pagbulwak ng mga magma mula sa mas malalim nga na bahagi. At ang magma na ito ay tumitigas dahil sa tubig at magiging bago itong formation ng crust. At kapag minsan ay malaki, lumilikha ito ng malalim na mga trench sa ilalim ng dagat sa paglipas ng mga milyong taon. Ang tinatawag na East Pacific Rise ay ang kinalalagyan ng kilalang pinakamalaking grupo ng mga bulkan sa ilalim ng dagat. Ito ay sa bandang katubigan ng Chile at Peru. Ang mga boundaries ng mga tectonic plates na tinatawag ng fault, once na maging active ito, kapag umiba ng posisyon ay ang dahilan ng paglindol sa mga lugar na nasasakupan nito. Isa nga rito ay ang kilalang San Andreas Fault na dumadaan sa kanlurang bahagi ng North America. Ito ay ang isa sa pinaka-aktibong faults sa Ring of Fire. Dahilan nito kapag ang American Plate ay gumagalaw pababa at ang Pacific Plate naman ay gumagalaw pataas, kaya nagkakaroon ng malakas na pagyanig. Ang fault na ito ay may habang 1,287 kilometro o 800 milya at dumaraan ito sa state ng California sa Amerika. Ang silangang bahagi naman ng Ring of Fire ay ang resulta naman ng subduction o paggalaw ng Nazca Plate at Cocos Plate. Gumalaw o dumulas sila pababa, kaya nagiging mas mababa sila sa South American Plate. Dumulas din ang Cocos Plate sa Caribbean Plate at ang isang portion naman ng Pacific Plate at yung tinatawag na Juan de Foca Plate ay dumulas naman sa North American Plate. At ang Pacific Plate din ay dumulas sa Aleutian Island Arc. Kung baga ang bawat malalaking lupalop o kalupaan na dating magkakapantay ay dumudula sa isa't isa
sa paglipas ng panahon. Lalumilikha nga ng napakaraming lindol sa kasaysayan ng daigdig. Halos ang kabuuan ng Pasipiko, sa hilaga man o sa timog, ay binubuo ng maraming mga plate o kalupaan na nagsasabdak sa isa't isa. Ilan pa nga sa mga ito ay ang bahagi ng Marianas Island, sa Pilipinas, sa Tonga, at ang New Zealand at Indonesia. Pagdating naman sa mga bulkan, karamihan sa mga pinaka-aktibong bulkan sa Ring of Fire ay nasa bandang kanluran nito. Mula sa Kamchatka Peninsula sa Russia, pababa sa Japan, Southeast Asia at New Zealand. Ang bulkang Ruapehu sa New Zealand pa nga ay ang isa sa pinaka-aktibong bulkan sa buong mundo. Na halos taon-taon ay mayroong minor eruptions at may major eruptions naman kada 50 taon. Ang Krakatoa naman ay isang island volcano na matatagpuan naman sa Indonesia. Hindi man to ganong kadalas mag-erupt katulad ng Ruapehu, pero mas matindi naman ito kapag sumabog. At ang isa sa pinakamatindi nitong eruption ay noong 1883, kung saan nawasak ang buong isla at nagbuga ito ng volcanic gas, volcanic ash at mga bato na umabot sa 80 kilometro o 50 milya. Sa ngayon ay nabuo naman ang tinatawag na Anak Krakatoa, na paminsan-minsan ay nagkakaroon ng minor eruptions. Ang Mount Fuji sa Japan ay isang aktibong bulkan na pumutok noong 1707, at ang mga ilang paglindol sa Japan nito lang ay nagdadala sa bulkan sa isang critical state. Dahil ang bulkang ito ay apektado sa gitgitan ng tatlong mga lupalop, ang Amur Plate, Okhotsk Plate at ang Philippine Plate. Siyempre bahagi rin ng western part ng Ring of Fire ang mga aktibong bulkan sa ating bansa, katulad ng Taal, Bayon, Pinatubo, Hibok-Hibok, Bulusan at iba pa. Sa bahaging silangan naman ng Pacific Ring of Fire ay may mga aktibong bulkan din, katulad ng Aleutian Island, Cascade Mountain sa kanluran ng United States, ang Trans-Mexican Volcanic Belt at ang Andes Mountains. Ang Mount St. Helens ng Amerika ay bahagi ng Cascade Mountains. Pumutok ito noong 1980 na umabot sa 9 oras, kung saan umabot ang abon nito sa 11 estado ng United States. 57 ang nasawi at bilyong dolyar na ari-arian ang nawala at nasira. Ang Popocatepetl ay isa ring aktibong bulkan na nakahimlay naman sa Trans-Mexican Volcanic Belt. Resulta ito ng Cocos Plate subduction sa North American Plate. Ang bulkan na ito ay malapit lang sa lugar ng Mexico City at Puebla, kung saan nasa 20 milyong katao ang naninirahan. Ang 70% ng pag-uga ng lupa sa buong mundo ay nakatalanga sa lugar ng Pacific Ring of Fire, na umabot ng 500,000 lindol kada taon dahil nga sa dami ng mga boundaries dito at ang mga pagyanig na ito na dahilan nga ng mga pagdulas ng mga tectonic plates na lumilikha rin ng mapanganib na tsunami sa iba't ibang lugar sa Pacific Ring of Fire. Ilan sa mga malalaking tsunaming naganap ay noong 2004 sa Indian Ocean na umabot sa 230,000 ang binawian ng buhay. Noong 2010, sa coastline ng Chile na umabot naman ng mahigit 4,000 ang nasawi. At noong 2011, sa bansang Japan na mahigit 5,000 ang nasawi at 2,000 naman ang nawawala. Ang Ring of Fire ay isang napakadelikadong lugar o rehiyon sa mundo dahil sa mga tectonic plates dito. Kaya nga kung napansin natin, bakit sabay-sabay ang eruption ng mga bulkan dito na ito lang, ay malamang dahil sa paggalaw ng mga tectonic plates kung saan itutulak nito ang mga lava at magma. Ang mga aktibidad ng Ring of Fire ay nakakaapekto sa buhay ng hindi lang milyon kundi bilyong katao na naninirahan dito, kabilang tayong mga Pilipino.
pero naging normal na bahagi na ng buhay ng tao ang mga bagay na ito. Nagagamit pa nga ng tao ang mga geothermal power na hatid nito para sa kuryente at iba pang bagay. Dangan lang talaga nabubuhay tayo sa mundo na dapat matanggap natin na hindi natin dapat isipin na hawak natin ang ating kapalaran. Dahil anumang oras, pwedeng magbago ito. Dahil sa epekto ng ating ginagalawan. Dahil sa epekto ng Ring of Fire sa ating buhay. Hanggang dito na lang mga paos, at para sa iba pang mga kwento may kinalaman sa kasaysayan. See you sa next episode. Bye bye. Ang mundo ay isang malaking paaralan. Kahit saan ka magpunta, ay mayroon kang matututunan. Kung ikaw ay magmumuni-muni sa iyong mga karanasan, kaalaman ay iyong makakamtan at mapapagyaman. Ating pahalagahan ang yaman ng ating kalikasan, sapagkat kapag ang mga ito ay nawala, tayo rin ay mawawala na sa ibabaw ng lupa. Tunay nga na ang mga tao ay produkto ng kanilang kapaligiran. Ang ugnayan ng tao at kapaligiran ay di mawawaglit kailanpaman. Sa Module 3 ng Araling Panlipunan 7 ay pag-uusapan naman natin ang mayamang taglay ng bawat rehiyon ng kontinente ng Asya. Kung meron kayong mga katanungan o rekomendasyon, maaaring mag-comment lamang sa ilalim ng video na ito. Muli, ako si John Paulo Emaguas na nagsasabing huwag mo lang isaisip ang iyong mga natutunan. Kailangan mo rin na isapuso ang mga ito. Pusuan mo. Araling Panlipunan is everywhere in the planet. We heal as one, sulong edukalidad, hashtag it's more fun in the Philippines and in Asia. Thank you for watching.